Itong mga tips para sa inyo. Anyway, ngayong araw na to, ipapakita ko lang sa inyo paano namin ginagawa yung mga Facebook Live namin. Kita nyo, marami tayong hinahandang mga preparations. Itong mga script ko na hinahanda sa part 1, mamaya sa part 2. At bukod dito, karamihan itong mga articles ko po nakukuha natin dito sa mga librong sinulat namin. Pakita ko lang, matagal na kami sumusulat ng mga books. Actually, may 15 na libro na kami na isulat. Marami kasi nagtatanong, Doc, dapat isulat nyo. Matagal ko na sinusulat. 15 years na namin sinusulat. Pero sa ngayon kasi, hindi na kami gano'n nakafocus sa libro. Alam nyo ngayon kasi, karamihan online na eh. Tsaka sa online, libre na. Actually, available siya sa National Bookstore kung gusto niyo. Pero hindi naman kailangan. Kasi karamihan ng articles, piniprint ko nga. At binibigay ko na sa inyo ng libre. Ganun talaga eh. Halos nawawala na, humihina na ang print, napupunta na sa online. Okay lang naman, kahit walang kita, kahit libre, basta makaabot tayo sa mas maraming Pilipino. Yan ang goal natin, ha? So, tingnan natin yung mga iba't ibang sakit sa baga. Yan, tingnan natin. So, tingnan natin na ito, sakit sa baga. Baka meron kayo nito. Una-una, meron tayong tinatawag na trangkaso o flu. Yan, trangkaso, flu. Ito yung nilalagnat, sinisipon, inuubo. At yung lagnat niya mga 3 days. Kadalasan mga 2 times a year, 3 times a year, nagkakatrangkaso tayo. Meron din sakit sa baga dahil sa paninigarilyo. Yan, paninigarilyo sa smoking. Tulad ng emphysema, pag malakas manigarilyo, masisira ang baga. Yan ang tawag dyan, emphysema. Madalas po yan sa may edad. Nahirapan huminga, lumilit ang dibdib, talagang konting lakad lang, pagod na. Ito po itsura ng emphysema, nasisira yung baga sa loob. Yan. Ito, pinakita ko kanina yung trangkaso, maraming plema sa loob ng baga. Ito yung plema, ito yung flu virus na pumapasok. Tapos meron din tayong isang sakit na infeksyon sa baga, chronic bronchitis. Infeksyon din yan sa baga. Ayan, laging inuubo, tuloy-tuloy at daming plema. At syempre sa Pilipinas, usong-uso ang daming kababayan natin may sakit na tuberculosis. Pag-uusapan din natin mamaya yan. So lagay nyo lang yung mga questions nyo, comment nyo lang yung mga tanong sa baga. Although, minsan libo-libo ang tanong natin, kahit hindi natin masagot lahat, pero kahit papano dito sa Facebook Live natin, baka nasasagot natin ang inyong mga tanong. So, tuberculosis, tuturo ko mamaya papano iiwas at ano yung gamutan, lalo na yung 6 na buwang gamutan para sa TB. At syempre, ang kinakatakot natin sa lahat, sakit sa baga, itong lung cancer. Yan ang iiwan natin, lung cancer. So, yan ang babantayan natin. Okay? So, ito unang didiscuss natin para palakasin ang ating baga, pulmonya. Alam nyo ba ang pulmonya? Minsan ang bata, nagkakapulmonya, ha? Matindi ang pulmonya. Ang pulmonya, galing to sa isang bakterya o isang virus. Pag ang may edad na pulmonya, delikado yan, mau-hospital yung pasyente. Sino ang mga pwedeng mapulmonya? Yung mga mahina ang katawan, naninigarilyo, uminom ng alak, yung mga may diabetes, nagkakapulmonya din sila. Yung mga may sakit, mga chronic disease, ito pinapakita ko, ito yung baga natin, kaliwa, ito pala kanan, dito sa picture, baka lang nakabaligtad kaliwa. Tapos, ito yung baga, nagkakaroon ng pulmonya. Ito, nagkakaroon ng inflammation. Nakita nyo ito, namumula siya. Oh. Yan. Minsan viral infection, minsan bacterial infection. At dahil may infeksyon na nag-umpisa sa lalamunan na punta sa baga, nahirapan tayo huminga. Pakita ko sa inyo, ito ang x-ray ng pulmonya. So, pag meron talagang matinding lagnat, matinding ubo, sasabihin sa inyo, pa-x-ray natin. Katulad nito, ang x-ray dapat kulay itim dito, kabilaan. Ito yung puso sa gitna. Nakita nyo, may kulay white dito. Ano nangyari dito sa kulay puti? Ibig sabihin, may malaking infeksyon dito sa taas. Yan, napuno na infeksyon. Kaya mahirapan siya huminga. Meron namang, yan tawag dyan, lobar pneumonia. Meron namang pulmonya nandito sa gitna. Dito sa may gitna ng puso.
interstitial dito sa hilar area, tawag namin. Kaya pag in-x-ray siya, makikita malabo dito sa gitna. Ito, nakikita niya parang may hugis. Pulmonya din yan, no? Yan. May parang mga linya-linya, parang mga spider. At meron namang pulmonya na ganitong klase na patsi-patsi. Patsi-patsi. Kaya ang x-ray niya, patsi-patsi din. Yan. Para makaiwas sa pulmonya, turuan namin kayo, ha? So, itong pulmonya, delikado to, lalo na sa may edad. Kaya, yung iba, di ba, mga may sakit, nakamask sila, mga may kidney failure, mga matindi, mga may cancer, mahina ka to, nakamask, para hindi sila mahawa sa pulmonya. So, nakikita yan sa x-ray. Ang komplikasyon, pwede kumalat, eh. Yung infection sa baga, pwede kumalat sa dugo. Ang gamutan natin, iinom ng antibiotics para sa pulmonya. Tapos sa doktor lang magbibigay nito. Tapos inom tayo ng gamot para sa ubo, para sa lagnat, binibigyan din. At minsan meron tayong binibigay ng mga pampausok para lumuwag yung paghinga. So pag may pulmonya, kailangan magpa-check up at minsan na-hospital yung pasyente. Pero yung iba naman, kung bata pa malakas na kukuha ng tableta, inom ng 8 basong tubig araw-araw para lumabnaw yung plema at bumaba yung lagnat. Para makaiwas, pwede kayong magpabakuna sa mga may edad ng pneumonia vaccine. Meron tayong pneumonia vaccine, eh. Pero kadalasan binibigay ito pang 60 years old. At huwag tayong manghahawa ng ibang tao, lalo na minsan si baby, pag may ubon, ubuhan si lolo, mahahawa si lolo. O minsan sa may edad, nahahawa yung bata, parehong pwede maghawa. So, hugas ng kamay, suot lang ng face mask at medyo hiwalay muna yung may pulmonya. Ha? So, alam nyo na sa pulmonya, anong gagawin, ha? Tinuro ko na sa inyo. Yan. Ito naman ay matindi rin to. This is hika at allergy. Daming tao may hika. Ha? Lalo na dito sa Pilipinas, masyado tayong mausok. Ganito ang itsura ng may hika. Nakikita nyo, pag asthmatic attack, hindi siya makahinga. Nakatukod ang kamay niya, hirap na hirap, at yung mukha niya, oh, hirap na hirap kumuha ng hangin, kailangan niya nakaupo. Ang hika, minsan nag-uumpisa siya as allergy. Eh. Oo, parang na-allergy lang muna, tapos na nagiging hika, merong allergic asthma. So, ang hika at allergy medyo kahawig. Pwede siya mag-umpisa dito sa mga triggers, sa balahibo ng pusa, ng aso. Kaya kung may pusa-aso kayo sa bahay, tapos hinihika, laging hinahatching, eh dapat iiwas tayo, di ba? Dust mites, ito sa maduming mga bedsheets, sa baro, sa tuwalya, sa mga carpet, sa rug, yan. Hindi natin nakikita yan, eh. Pero buhay ang mga dust mites, eh. Mga hayop yan. At pag yan nalanghap natin sa ilong, nalanghap ng ilong natin, mag-allergy. Kita mo ito yung mga cells natin maglalabas ng allergy. Yan, ha? Kaya tayo na-allergy. Minsan yung iba sa pagkain na allergy, titingnan nyo rin. May test tayo, allergy test. Yung iba sa malamig na panahon, yan, ha? Masyadong malamig, na-allergy din. Anong mga ito nangyayari sa baga na may allergy? Oh? So, nangyayari sa baga, kumakapal yung mga muscles sa baga natin. Meron kasi tayong mga bronchial muscles na malilit. Kita nyo ito, biglang kumapal, tapos ang daming plema sa loob. Ang daming plema, kaya nahihirapan huminga. Okay? So, ang daming Pilipinong may hika, minsan mali-mali ang gamutan. Ito yung mga possible na gamutan. May inhaler, may tableta, may mga oxygen, yan ang binibigay para sa hika, para sa hirap huminga. Okay? So, papakita natin yung ilan sa mga gamutan. Ito po. Karamihan ng pasyente ko na nakikita, tsaka yung mga nagtatanong, lalo na sa medical mission, basta may hika, sasabihin nila, Doc, kuminom ako salbutamol tablet or common is Ventolin tablet. O minsan, nag-i-inhaler ako ng Ventolin, salbutamol, pati nagpapausok ako. Ang masasabi ko po, yung ganung gamutan ay hindi po yun ang pinakamaganda. Kulang siya.
medyo mali yung ganung gamutan. Kasi maraming mehika umaasa na lang sa salbutamol para gumaling sila, pero mali yung ganung gamutan. Bakit mali? Una-una, ang salbutamol nagbubuka siya ng ugat sa nang hindi pala ugat, yung pinakadaanan sa baga natin, pero panandalian lang epekto niya. Kung ang hika nyo, ang atake, palagay natin, once a month, sa isang buwan, isang beses lang kayo atakihin, pwede kayo mag-salbutamol na inhaler, na tablet, or yung pausok, paminsan-minsan, once a month. Pero karamihan na nakikita ko yung hika nila, ano na, 3 times a week, sa isang linggo, 2 beses yung atake, araw-araw yung atake. Pag madalas na yung atake ng hika, hindi nakakayanin ng salbutamol. Mali na yung gamutan na yun. Hindi nagagaling sa salbutamol. Kasi ito, panandalian yan. Katulad ng sinabi natin, ang salbutamol ay short-acting lang siya. Short. Ibig sabihin, sandali ka lang magiginhawahan, mahihirapan ka ulit. Okay? So, hindi yan ang tamang gamutan. Short-term. Sa mga may hika, umaasa sa salbutamol, baka mali na yung gamutan. At pag sumusobra ka, umaasa sa salbutamol, may mga side effect. Bibilis ang tibok ng puso, tachycardia, manginginig ang kamay, at ito yung pinakadelikado, pag sobrang tagal nag-take ng salbutamol, babagsak yung potassium. Pag bumagsak ang potassium, pwede magloko yung puso. Yan. Tapos pahina na pahina yung epekto. Yan ang nangyayari. Okay? So, ito yung mas maganda. Ito yung sinasabi ko sa inyong short term na salbutamol na pang bihira lang itong ginagamit kung once a month lang yung atake. Pero kung madalas ang atake, ito ang mas maganda. Kailangan nyo na gumamit nitong mga corticosteroids. Steroids inhaler. Pag 2 times, 3 times a week, ang mga steroids inhaler na. Magtatanong kayo sa inyong doktor kung ano yung mga available na steroids inhaler. Kaya tinawag siya preventer eh. Gusto mo prevent eh, iwas sa hika, di ba? Ang gusto natin, iwas sa hika eh. Kaya ito ang gagamitin nyo, preventer. Karamihan ng mga pasyente nakikita ko, puro ito na lang ang iniinom at ginagamit. Kaya hindi sila gumagaling. Kahit anong mangyari, hindi gumagaling. Ito kasi ang nagpapagaling, preventer. So, itong mga inhaled steroids, sa Pilipinas, wala pang ganong mura. Ito talaga kailangan natin eh. Murang gamot, murang inhaler. Kailangan mapababa ang presyo. Pero ang pinakamaganda itong combination. May preventer na at reliever na ito. Katulad nito. Ito yung brand eh. Seretide. Napakaganda nito. Once or twice a day. Merong iba't ibang dosis. Medyo may kamahalan lang. Pero ito yung generic eh. Alam ko sa DOH, baka nagbibigay nito eh. So, maganda yon. Punta kayo sa generic pharmacy, sa mga generic na butika. Yung mga mahika, dapat may isang steroids. Ito yung steroids, fluticasone. Ito yung ang makakaiwas sa hika. At salmeterol, ito yung nakaka-relieve. Okay? Pero yan. Kung hindi yan, merong Symbicort. Ito maganda rin to. Budesonide, isang steroids, tsaka isang pang-relieve. So, ito talaga yung pinakamaganda. Araw-arawin ito, once a day, hindi na atake yung hika. Pag hindi na umatake yung hika, eh, di okay na kayo. Diba? Mas magaling na kayo. Hindi mahirapan yung katawan nyo. Hindi kayo asa ng salbutamol. Actually, parang dati, mga 20 years ago, nauso yung nifedipine sa high blood. Calciblock nifedipine. Pag may high blood, nifedipine. Actually, mali na nga yung ganung gamutan kasi panandalian lang eh. Gusto natin yung long term, di ba? Kaya pinapainom ko kayo ng mga amlodipine at yung mga losartan na pang long term. So ito ngayon, yun ang gusto natin turo sa bayan natin. Kikinig, OFW, nasa probinsya, asa ng asa sa salbutamol. Mali, ha? Bumili na kayo nito, humingi tayo, hanap tayo ng pera. Kung merong mura sa generic ng combination, kailangan may steroids. At ini-inhale nyo once or twice a day. Maintain nyo 1 month, 2 months. Pag medyo walang atake, pwede tanggalin. Pero kung madalas atake, tutuloy pa rin. Pero syempre, papatingin kayo sa doktor. Kung walang pera nga magpatingin, at least kahit isang beses lang kayo magpatingin, na ituro ko na sa'yo. Hahanap na lang tayo ng mas murang steroids inhaler. Pakita natin. Ganito ang paggamit.
Ngayon yung iba naman, nakabili na ng inhaler, mali naman ang paggamit. Kaya baliwala. So, ganito ang tama, tanggalin yung cap. I-shake maigi, alam to ng mga mahika. Breathe out. Siyempre, bago ka magbuga, labas mo muna yung hangin sa baga mo. Tapos ito ang mahirap na kailangan. Sabay. I-press sabay. Pagka-press mo, wala pang 1 second, higop. Press after 1 second, o wala pang 1 second, higop. Pag-higop ng malalim, pigil hininga ng 10 seconds, 5 to 10 seconds para maipon sa baga, pumunta sa baga yung in-inhale mo para hindi sayang yung binayad natin kasi may iba, libo to eh, libo eh. Pero matagal naman ang gamit, mga 2 months. At pagkatapos, hold breath para manuot, hindi masayang, at exhale. Yan ang binibigay para sa hika, sa inhaler. Okay? So, kung meron kayong mga questions, comment lang. Tapos one day, kundi mamaya, baka makita natin. So, yan yung mga tips natin. At siguro, ibigay ko na rin a few more tips para sa may hika. Makita natin dito. Tapos, si Doc Lisa na ang kasunod natin. So, ito ah, tingnan natin. So, tulad na sinabi ko, allergy, pati hika, medyo magkapareho. Ngayon, pag-usapan naman natin allergy, di ba? May allergy sa dust mite. Ito yung sinasabi kong dust mite to. Sa mga pillow, sa mattress, sa furniture, yan o, mga dust mite to. So, yan, nakaka-allergy yan. Yung iba naman, yan, ang bahing ng bahing na allergy. May tao talagang na-allergic tayo dahil dito sa mga cellula sa ating katawan. Na-activate siya. Pag nakalanghap tayo nung baka perfume o pagkain, yan na naglalabas yung mga mast cells natin ng allergen, histamine. Okay, yan, nag-allergy. Yung iba sa pagkain, na-allergy din. Okay. So, ganito gagawin natin. At yung iba naman, lumalabas sa balat yung allergy. Yan o, di ba? So, alamin nyo, meron tayong mga allergy test eh. Yung iba naman, hindi lang sa baka may napahid, may dumikit na hayop, at yung iba sa tableta na allergy. May taong may allergy. So, para sa may allergy, lagi inuubo, ang tip natin, dapat maglinis ng maglinis sa bahay ninyo, ha? Tapos, kung pwede, wag na lang mag-rug, wag na lang mag-carpet kasi doon naiiwan eh. Tapos, tanggalin lang yung mga kalat sa bahay, mas konting kalat sa bahay, mas maganda. At kung may mga hayop, aso, pusa, baka sa labas na lang. Kasi pag laging nilalaro mo, nilalaro ng bata, yung balahibo, papasok sa ilong, doon ka ma-allergy. Minsan nakaka-allergy ang halaman. Damo, halaman, puno, may pollen kasi yan, may season. At syempre, paninigarilyo, secondhand smoke, perfume, nakaka-allergy. Alamin yung mga pagkain na nakaka-allergy. Kung hindi nyo alam anong pagkain, merong allergy test eh. Kaya lang medyo mahal yung allergy test. I think mga 4,000, 5,000. Malalaman kung saan kayo allergy. Kung walang pera, tatansyahin na lang natin kung saan kayo na allergy. Maligo araw-araw. Ingat sa mga pabango. Yung mga sabon nyo, dapat walang perfume. Walang pabango. Sabon lang mismo. Tapos yung iba nagsusuot ng face mask para hindi makalanghap. At pwede kayong gumamit ng air filter sa bahay kung may budget. Kung hindi kaya aircon, kahit yung mga air filter or kahit sarado lang yung mga screen para kahit papano mapigilan yung pagpasok ng mga alikabok at dumi. Ang gamot sa allergy, merong mga over-the-counter. I think over-the-counter ito, yung mga diphenhydramine, loratadine, levocetirizine, yan ang mga gamot. Pero yung gamot, panandalian lang yan. Mga 2 araw, 3 araw lang iniinom to mga loratadine. Afterwards, kailangan iwas ka sa allergy mo. Okay? Ang solusyon, iwas sa allergy. At minsan nga, yung may allergy, may hika din siya. Magkasama yan. So ngayon na, si Doc Lisa na, pupuntahan natin. Para magbibigay siya ng mga tips tungkol sa pagkaing healthy. Yes. Na-share mo na ba, Doc Lisa? Okay na.
Yan, andito mga pagkaing tips ni Doc Lisa, lipat tayo. Ito yung pagkaing pampahaba ng buhay. Pampahaba ng buhay, good for the lungs din to. Mga magnesium rich foods. Yes. Magandang araw sa inyo. Ang topic naman natin ay tungkol sa magnesium. So medyo maiiba ngayon ha, magnesium. Sinabi ng isang malaking pag-aaral na ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa magnesium ay maaring makapababa ng risk ng stroke, ng diabetes, ng sakit sa puso. Para saan ba itong magnesium? Ang magnesium ay para sa nerve function or ugat. So nerves or ugat. Tapos yung paglabas ng chemical dun sa ugat, yung neurotransmitter release ang tawag dun. Tapos para sa blood sugar at blood pressure regulation. So para ma-regulate palagi. Magnesium kailangan din sa protein synthesis o yung paggawa ng cellula. Ang magnesium kailangan mo para sa energy o lakas at paggawa ng antioxidant na glutathione na kailangan ng ating katawan. Kapag walang magnesium, ano ang mangyayari? Pwede kang magkaroon ng hormone imbalance, atake sa puso, pagtaas ng blood sugar o diabetes, pwede rin magkaroon ng sakit sa ulo, anxiety or pagkalungkot, laging pagod at nagtitibi. E paano naman natin itataas ang magnesium sa ating katawan? Una, pwede tayong kumain ng mga pagkain na galing sa halaman. So, katulad dito ay ang mga berdeng dahon ng gulay. Bakit? Kasi yung cellula ng mga berdeng dahon, sa gitna nila ay merong magnesium. Kaya basta galing sa halaman, mayaman sa magnesium. Kasi nandun mismo sa loob ng cells ng mga halaman yan. Magbibigay tayo ng mga example ng mga pagkain na mayaman sa magnesium. Ito, ipo-focus natin. Nasabi ko nga kanina, spinach, berdeng gulay. Itong ating saluyot. Napakaganda ng saluyot at masarap. Mayaman yan sa magnesium. Soya or tofu, ito soy milk, tokwa, tofu, ito, buto ng kalabasa, yogurt, mayaman din yan sa magnesium, yung mga black beans, avocado, dark chocolate, yung mga mahilig sa dark chocolate, yan, maraming magnesium. Siyempre, ang ating saging, patatas na may balat. So, pag niluto nyo, hugasan mabuti, isama na yung balat. Peanut butter, at itong ating kasoy. Ito ang mga example ng mga pagkain mayaman sa magnesium. So, kung magluluto rin lang kayo, di ba nga sana lagyan natin palagi ng mga berdeng dahon ng gulay. Mas maraming dahon, mas marami tayong makukuhang benepisyo. At isa na nga dyan ay ang magnesium. So magbabalik tayo kay Doc Willie para i-continue yung kanyang topic. Yan. Balikan natin si Doc. Yes, Doc Willie, ikaw na. Release mo naman. Ay, kamusta? Tingnan natin mga questions. Sinecheck ko yung Facebook Live natin. Naayos ko kasi. Naayos natin ang mga glitch. Dalawang cellphone na nga ginagamit natin. Okay. Yan ang akala ng kababayan natin. Simple ang Facebook Live. Di po simple. Mahirap. Marami tayong script. Tinitingnan natin anong page, anong account. Tingnan natin yung internet, hindi tayo pwede masyadong malayo. Pag nalayo, mawawala. Tapos tinitingnan din natin yung mga gagawin. Pero siyempre, I save the best tips para sa inyo. Ito po.
ang daming sakit sa baga, di ba? Tinuturo natin. Ang daming mga sakit sa baga. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng tips paano aalagaan yung baga natin. Tsaka sa mga smokers, paano titigil yung paninigarilyo. Tingnan natin itong mga tips, ha. How to keep your lungs strong and healthy. Ang pinaka number one tip, ha. Kasi napakahalaga ng baga natin, eh. Pag humina yung baga natin, hindi tayo makakahinga. Pag hindi tayo makahinga, eh, mamamatay na yung pasyente, mamamatay na tayo. So, kailangan natin talaga yung hangin. Hindi pwede masira yung baga natin. Napakahalaga. Number one, quit smoking. Tuturo ko mamaya paano titigil ang paninigarilyo. Kasi yung usok niyan, yung mga nicotine, nakakasira sa baga. Number two, avoid secondhand smoke. Kung ikaw nga hindi naninigarilyo, pero yung kasama mo naninigarilyo, katulad nito, inaway niya yung naninigarilyo, di ba? Avoid, mahahawa rin. Kung si baby na-exposed, tapos si tatay naninigarilyo, kawawa naman si baby, magkakahika yung bata. Tapos ito rin ang kailangan natin ayusin talaga, yung exposure sa pollution. Kasi very polluted yung mga sasakyan natin, mga kalye, traffic na, iba't ibang lugar. Na-expose tayo sa hangin, nasisira din yung baga natin. Okay? So, gagawa tayo dapat ng paraan. Hindi lang tayo magagawa natin. Mag-mask lang, iwas lang. Kung may trabaho sa bahay, mas maganda. Pero sa gobyerno, siyempre, dapat talaga ayusin yung traffic para hindi ma-stuck yung mga pollution. Okay? Number four, napakahalaga ng deep breathing exercise. Ihinga tayo ng malalim, at mabagal para gumanda ang baga natin, ha? Gagawin natin ito mamaya. Tapos ito, napakaganda nitong tip, kakaibang tip. Kung marunong kayo mag-play ng isang instrument, di ba? Sa mga musicians, mga flute, oboe, laging naghihipan, saxophone, clarinet, nakakalakas ng baga. O hindi, o dili kaya, kumanta na lang tayo, di ba? Yung mga magaling bumirit, kumanta, pampalakas ng baga. Ha? Pwede kumanta. Kahit My Way, pwede kantahin. So ito, number six, improve indoor air quality. Kung ma-pollution nga sa labas ng bahay niyo, kaya yung bahay niyo kailangan gagawin yung ligtas. Pwede kayo maglagay ng mga halaman. Ayan, oh, sa tabi. Pag maraming halaman, mako-cover niya yung araw, makukuha niya yung mga alikabok, mabibigyan kayo ng oxygen ang binibigay ng halaman at makakatulong sa iyo. At syempre, kailangan sarado yung mga bintana. Pag polluted, open naman kung maganda yung hangin sa paligid ninyo. Tapos, ituturo natin how to cleanse and detox the lungs. Paano gagawin natin deep breathing exercises. Ituturo ko sa inyo ito. So, pwedeng nakahiga, pwedeng nakaupo. Nilalagay yung kamay sa tiyan, parang ganito. Pero gagawin natin nakaupo. Close your eyes, tapos ihinga tayo ng 1 to 5. Yan. Repeat 9 to 10 times, 2 to 3 times a day. Papakita natin sa kanila paano ginagawa to. So, pag na-stress kayo, deep breathing exercise, ang first step, bibigyan ko kayo konting extra alternative medicine therapy, ha? Dapat posture muna bago huminga. Kasi pag naka-slouch kayo, nakakuba, naiipit ang baga. Kaya diretso, ha? Lahat na nakikinig sa atin, nanonood, isang kamay, hawak sa tiyan, konting push sa tiyan para push sa tiyan, tapos stomach in, chest out, shoulders open. Ito, shoulders open na, ha? Okay, pag stomach in, chest out, shoulders open, bago hihinga malalim. Yan, hinga. Malalim. 5 seconds. Pigil. Habang may hangin, pigil. Exhale, labas. Tagalan yung exhale. Mga kung kaya nyo, 10 seconds, exhale, labas. Pagkalabas, hinga na naman malalim. Pigil. Exhale.
So, dahan-dahan lang ang hininga. Bawal ang mabilis. Ang mabilis na hininga, mag-hyperventilate, manginginig ang kamay, mamamanhid, magaganyan kayo. Hindi maganda yon, babagsak yung carbon dioxide. Malalim, pigil, tapos exhale dahan-dahan. Mas mabagal, mas maganda. Ang nangyari po, kung sinunod nyo ako, dumami yung oxygen. Tumaas yung oxygen sa katawan nyo, gaganda yung daloy ng dugo, dadami, mas magiging mapula, dadami yung oxygen saturation nyo, at mas lalakas yung baga. Kaya practice lang. At meron din mga exercise para sa chest. Kung nag-exercise kayo, kung kaya nyo mga push-up, wall push-up, yung mga dumbbell, yung mga may mga machine pampalakas ng kamay, lalaki yung baga, mas kaya niya mag-expand. 'Di ba? Mas kaya niya mag-expand para makahigop ka ng hangin, makaiwas tayo sa mga masamang effects. Okay? Pakita natin, Doc Lisa. Ito ang mga benepisyo kung titigil niyo ang paninigarilyo, ha? So, paki-share ang ating post, paki-tag din at i-share sa mga naninigarilyo, kamag-anak nyo. So, sa mga talagang naninigarilyo, ang daming benepisyo kung titigil nyo ang smoking. Tingnan nyo, ha? Pag tumigil kayo sa sigarilyo, 20 minutes pa lang na hindi kayo naninigarilyo, ang heart rate nyo bababa. Ang ibig sabihin, habang naninigarilyo, ang bilis ng heart rate. Nasisira ang puso, pwede ma-heart attack habang naninigarilyo. Kaya, tigil ang sigarilyo, bagsak na yung heart rate, normal na. Sige pa, Yossi, taas yung heart rate. Kung tuloy-tuloy ang pagtigil ng paninigarilyo, gawin mo 2 linggo ka tumigil, yung heart attack risk mo, bababa na. Kasi habang naninigarilyo ka, anytime pwede ma-heart attack eh. Tuloy-tuloy pagsira ng baga eh. Pero pag tumigil ka na 2 weeks, mababawasan na yung tsansa ng heart attack, at gaganda na konti yung pagpasok ng hangin sa baga. After 1 year na hindi kayo maninigarilyo, congratulations! Marami tayong followers, Doc Lisa, hindi na naninigarilyo. Bababa na yung heart disease risk mo. Half na ng smoker. Kung ang smoker, let's say 5 times ang chances maatake sa puso, ikaw 2.5 na lang. Oo. Pero hindi pa katulad ng isang tao hindi naninigarilyo. May risk pa rin, pero half na. Pag ititigil mo ng 5 years ang paninigarilyo, yung risk mo ng stroke, mababawasan na. Okay? At congratulations sa mga nakatagal ng 5 years o 15 years, ganun katagal. Pag 15 years ka na tumigil sa paninigarilyo, parang hindi ka na nanigarilyo. Okay? Parang natanggal mo na yung risk. Nakita nyo? Ang daming benepisyo, ang andaming peligro sa mga naninigarilyo. Ano? Yan ang benefits na makukuha ninyo. Kaya ito pang engganyo natin sa mga smoker. Ito gagawin nyo para mag-stop smoking. Ang dami nang tatanong sa atin. Number one, dapat get ready. Ito ang napakahalaga. Why you want to quit? Dapat iisipin nyo sa utak natin, bakit gusto mong tumigil? Pag hindi mo alam ang dahilan bakit ka titigil, hindi siya titigil eh. Kasi habit siya eh. Habit eh, paulit, parang nakaka-addict kasi yung nicotine. So, kailangan i-convince natin yung pasyente na bakit? Una, sa kalusugan mo. Pangalawa, kalusugan ng pamilya mo. Pangatlo, bawas gastos, bawas bad breath, mas makakasama mo yung pamilya mo na matagal. Nabibigay ko yung magagandang mga dahilan bakit gusto mo o pwede mo itigil ang paninigarilyo. Pero sa ibang tao, walang epekto tong 1 to 5 ko eh. Kasi na-addict pa rin siya. Kaya una muna yung will. Meron kang pagnanais na itigil. Yun yung first part. Pag nakuha mo na yung will, na gusto mo na i-stop, may sakit na ako, mataas na yung mga blood test ko, na-atake na sa puso, gusto ko na itigil. Yan ang first step. Decide why you want to quit. And second, sasabihin mo kailan ka hihinto. Set a date. Gusto mo a pecha, 5, titigil ko na. Yan. Tapo na lahat ng ashtrays, ha? Huwag maglalagay ng ashtray sa kwarto,
Yung mga sigarilyo nakatago sa kotse, sa office, tanggalin na lahat. Kasi pag nakita mo yan, maeengganyo ka. Sabihin mo sa kaibigan mo, huwag maninigarilyo sa harap mo. Kasi pag nanigarilyo, maeengganyo ka. Ito, humingi ka ng suporta sa family and friends. Pwedeng mag-exercise, gumawa ng bagong project, magmasahe, gumawa na yung mga, inom na maraming tubig, yung iba nag-chewing gum para makatulong. Merong mga gamot, at syempre pwede tayo kumonsulta sa doktor kung gusto nyo tumigil, kaya lang may gastos pa eh. May tulong naman to, yung mga nicotine gums na para makatigil, ito mga lozenges, ewan ko kung available, minsan hindi available, mga nicotine patches, at meron din mga gamot na binibigay ang doktor para makatulong sa stop smoking. Pero para sa akin, kung kaya nyong kayo na lang ang tumigil, mas maganda. So sana nakatulong ako dito sa mga tips natin para lumakas ang iyong baga at tigil sa paninigarilyo. Okay? Gustuhan ba nila, Doc Lisa? Okay ba yung mga tips natin? Ito ngayon ang mga sakit na babantayan natin. Yan, ha? So, salamat sa nanonood. Ito yung sinasabi ko, flu, ha? Meron pa tayong mga dagdag tips sa sipon at sa flu. Yan, ang mga infection. So, ang trangkaso, nag-uumpisa yan sa baga. You know? Bibigyan ko kayo ng tips sa trangkaso. Ano gagawin natin? Okay? So, ito ang makikita mo, ang iba't ibang klaseng infeksyon. Pwedeng sipon, rhinitis. Pag rhinitis, dito sa ilong, ang sipon. Yung iba naman, tonsillitis, tonsils. Pakita mo, Dr. Lisa, yung mga tonsils. Oh. Pag tonsillitis, lalo na kung may nana, malaki yung tonsils, ito, kailangan ng antibiotic. Mumug ng asin at may tubig. Ang asin, tubig na may konting asin, pag minumumug nyo, liliit ang pamamaga, liliit ang tonsils, mababawasan yung nana, liliit itong tonsils na namamaga. Plus, pag bacterial infection, kailangan na antibiotics. Meron ding ibang infection sa ulo, minsan umabot sa tenga eh, nagkakaroon ng otitis media. Yan, antibiotic din yan. Sinusitis, at yung sinasabi ko, meron din sa bronchitis, sa baga. At ito rin sa pulmonya. Okay? So, magbibigay ako ng tips paano papalakasin din at paano tayo iiwas sa mga sipon. Okay? So, pag lagi kayong sinisipon, may trangkaso kayo ngayon, inuubo kayo, so, ito yung mga tips natin para lumakas ang iyong baga. Number one, tigil talaga yung paninigarilyo. Ito talaga yung number one tip natin. Number two, iwas tayo sa usok ng sigarilyo, yung mga sakali, mga motorsiklo, pwede kayo magsuot ng face mask. Siyempre, minsan yung mga traffic enforcer o naglalakad kayo sa trabaho nyo, sakali, talagang na-expose kayo sa usok eh. Pwede kayo magtakip ng face mask at yun talaga yung pollution. Tapos, para protektahan ng baga, mag-iingat din sa peligro sa trabaho. Minsan kasi sa trabaho nyo, baka mananahi. Yung mga mananahi, marami sa kanila may sakit sa baga. Marami masakit ang dibdib, hindi makahinga. Kasi yung tinatahi nilang mga tela, yung himulmul, pumapasok sa ilong nila. Maliliit yan, hindi mo makikita, nababarahan yung baga. So yung mga mananahi, ingat, dapat nakamask. Welder, diba yung welder, yung usok ng welding. Pintor, nagpe-painting sa mga, diba mga pintor, na-expose din sila. Mabalahibo na damit, usok ng welding, amoy ng pintura, masama yan sa baga. Kaya may mga trabaho, kailangan nyo ng personal protective equipment tulad ng face mask. Iwas sa mga nakaka-allergy. So, si Doc Lisa, lagi linis ng linis sa kwarto. At papalakasin nga natin yung muscle sa baga tulad na tinuro ko sa inyo. Yung mga exercise, yung mga dumbbell. At marami nagtatanong, meron bang doc vitamins para sa baga? Actually, wala naman talagang special na vitamins eh.
wala pa talaga na imbento na tableta lalakas. Ang maganda talaga yung tinuturo kong iwas sa mga usok at kakain tayo ng masustansya. Good for the whole body, good for the lungs din, katulad ng prutas, gulay, isda, mga vitamin C foods, at matutulog ng sapat. Pag matutulog kayo ng sapat, eh, syempre, mas lalakas yung katawan. Tsaka yung posture, sinabi ko sa inyo, para sa baga, importante yung posture, ha? Para maganda ang paghinga. Yung posture natin, titingnan natin. So, yan yung mga ilang tips natin para iwas sa ubo at para lumakas ang baga. I-add ko na rin, Doc Lisa, isang magandang pagkain para sa baga, yung pag may sinisipon, inuubo, may sakit, ay yung chicken soup. Yan ang lagi tinuturo ni Doc Lisa, nilagang manok. Ang chicken soup, meron kasi siyang mga proteins, mga cysteine na nakakatulong pampaluwag sa baga. Actually, medyo proven na to, nasulat na to ng Mayo Clinic sa Amerika na yung chicken soup may tulong sa ubo, pampaluwag ng plema, inom ng maraming tubig. Tapos kung talaga yung plema mo, marami talaga lumalabas, eh, pwedeng uminom ng mga over-the-counter para sa ubo, mga carbocysteine, ambroxol, pero siguro mga 3-4 na araw, pwede na. Minsan, ang pag-inom ng maraming liquids, 8 to 10 glasses, may tulong na yan para lumuwag ang plema at gumaling. Okay. Doc Lisa, baka pwede mo ako tulungan konti dito sa ating topic na I'm sure marami ang may ganitong sakit, ang tuberculosis. Diba? Ano ba gagawin? Ano ba mga symptoms ng tuberculosis? Yes, ang tuberculosis, napakarami sa Pilipinas. Hindi mo akalain na magkakaroon ka nito. Mayaman ka man o mahirap, pwede kang magkaroon ng tuberculosis. Kapag napansin ninyo na kayo ay inuubo, matagal ang ubo, 2 linggo o higit pa, tapos maplema at minsan meron pang bahid ng dugo, pumunta na tayo agad sa ating doktor, sa health center na pinakamalapit at isabi itong ganitong sintomas. Pag ubo nyo, sumasakit din yung dibdib. Kasi ubo nga kayo ng ubo. Tapos parang hinang-hina kayo, mas mahina kayo kumpara sa dati. At marami na mamayat, hindi naman nagjejeta pero nababawasan ng timbang. So maraming makakapansin sa inyo, oh, medyo payat kayata ngayon. Naglalagnat, lalo na sa bandang hapon, hindi mataas na lagnat, minsan sinat-sinat lang. Night sweat. Tapos, mabilis din kayong pawisan, lalo na kasi sa gabi nga o sa hapon, maglalagnat na kayo. Ngayon, basta medyo namayat na kayo, parang mahina kayo, hindi kasi lahat yan ay mararamdaman nyo, punta na tayo sa pinakamalapit na health center o sa inyong mga doktor or pulmonologist, doktor sa baga. Ito rin, Doc Lisa, pinapakita paano kumakalat ang TB. Yan, no? Kaya kung mayroong isang pasyenteng may TB, napakaraming may TB sa Pilipinas, almost 1 million ang tansya na iba, around 800,000. Pag umubo ang isang pasyente, hindi mo yan makikita, less than 4 feet pag ubo, lumilipad yan, nalanghap mo, at tutubo na doon sa baga. At kailangan gamutin ng matagal. Madalas, nakukuha nyo to doon sa taong lagi nyong kausap. O, kaya nga, sa kung kayo sa loob ng isang bahay, may isang nagka-TB o nagka-primary complex, tama, magpa-X-ray na ang buong pamilya. Minsan, kahit yung katabing kwarto nyo lang o yung kapitbahay nyo, na, syempre, dikit-dikit ang ating mga bahay. Pag merong ubo ng ubo dyan, kalaro ng mga anak nyo, magpa-X-ray na or pumunta sa pinakamalapit na health center. Okay. Meron tayong mga tips, Doc Lisa, para maiwasan ng TB? Sa mga bata, pabakunahan. Habang bata, BCG. BCG ang tawag dyan. Mula pagkapanganak hanggang edad 15, kung wala pang BCG, pabakunahan natin. Libre lang yan sa ating health center. Early. Nabanggit ko nga, pag naramdaman nyo na mahina kayo, punta na agad sa pinakamalapit na health center.
buong pamilya, yan, kailangan magpa-check up. Check up lahat. X-ray. Lalo na kung yung kapitbahay nyo ay meron o yung katrabaho. Huwag kakalimutang mag-exercise para lumakas ang katawan. Tulog. Uso ngayon, mga iPad, computer, mga kabataan. Importante ang mahabang tulog. Alam ko, sabi nyo, napakaraming trabaho sa opisina, sa gawain, sa construction. Magpahinga pa rin kayo kasi kapag kulang tayo sa pahinga, mabilis dapuan ng sakit. At pagkain ng masusustansya. Gulay, prutas, kailangan natin yan. Hindi naman kailangan lagi na puro karne. Okay, tapos fresh air din. Siyempre, yan ang sinasabi ko, malinis na hangin. Yung iba nga may sakit sa baga, kailangan pa pumunta sa probinsya. Exercise habang malakas. Pero pag hindi malakas, siyempre bawas. At ito ang napakahalaga, personal hygiene or cough hygiene. Diba? Cough etiquette. Pag umubo, huwag maghawa ng ibang tao, diba? Sa tissue. Mamaya umubo sa kamay, humawak sa ibang tao, yan, naka-tissue, nakapanyo, at laging maghuhugas ng kamay. Ang gamutan sa TB, kadalasan, hindi lagi, kadalasan 6 months. Ha? Yung ibang mga sakit, katulad ng mga infeksyon, kaya gumaling ng 7 araw. Pero ang TB, iba, 6 months minimum. Yung iba, 9 months. Yung iba, 12 months. Depende sa paglala. Pero kadalasan ay 6 months ay dapat tuloy-tuloy ang pag-inom. Kasi pag hindi natin ininom yung gamot ng tuloy-tuloy, lalabas ang drug-resistant TB, mahirap ng gamutin, may namamatay dito. XDR TB, mas malala to, hindi na nakukuha ng gamot. Ang bakit lumalala? Kasi hindi ininom ang gamot ng tuloy-tuloyan. Yan, oh, increased probability of death. Bakit? Kasi hindi mo pinatay yung mikrobyo eh. Dapat talagang uubusin sila ng 6 months siya mapapatay. Okay? So, yan yung mga binabantayan natin. At ito yung mga pag may TB, yung iba naman nagkakaroon ng tubig sa baga. Explain ko na rin, parang kompleto to eh. Lungs, ano tayo? Lung lecture for today. Merong mga pasyente, actually ang dami nang si-share nitong mga video natin, Doc Lisa, yung kay Dr. Mon Fernandez, may tubig sa baga. Ha? Maraming Pilipino nagkakaroon ng tubig sa baga. Bakit nagkakatubig? Tatlong dahilan. Pwedeng tuberculosis, nagkatubig. Pwedeng infection, nagkatubig. Pwede rin cancer, nagkatubig. Kadalasan yun ang tatlong kadalasan. Kaya pa nakatubig sa baga, ang ginagawa, tinutusok. Para malaman kung ano yung tubig, kung TB ba, infection ba, o cancer ba, sana hindi. Thorax synthesis ang ginagawa, ayun, no? Needle insertion, tinutusukan dito. Hindi naman siya delikado, sana yung mga doktor dito. Ayan, no? So, nakaupo yung pasyente, ito yung X-ray niya, nai-imagine natin, nandito yung tubig, patient sitting, upright, naka-lean. Tapos nandito yung space. Dahil sa tubig na aakyat yung lungs, so hindi siya makahinga. So dito tinutusok ko. Magtutusok ng needle. At pag tinusok yung needle, diretso yan sa isang bag. Lalabas yung kulay. At depende sa kulay na lumabas na likido, malalaman kung TB o infection. Katulad dito, yellow. So baka infection lang yan. Ayaw natin pula. Kung pula, dugo. Ayaw natin yun. Yan, oh. See? So, ang last na binabantayan natin sa sakit sa baga, ito, ano ba? Pinapakita ko ito sa baga, ha? Yan ang ginagawa. Huwag matakot kasi kailangan talaga para gumaling. At ito talaga, ang pinakamahalaga ay yung symptoms of lung cancer. You should not ignore. Okay? Bakit nagkaka-lung cancer? smoking. Diba? May nagtatanong ngayon, nakita ko, sa nag-comment po kayo, e-cigarette, okay ba? Para sa akin, mas maganda, wag na lang eh. Wag na lang. Sabi na iba, pwede. Sabi na iba, hindi. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral, wag na lang. Kasi cigarette pa rin siya. Usok pa rin siya. Meron ko pa rin nilalagay sa baga mo. At kung lumabas in 10 years na cancerous, wag na lang. May isa pang matindi.
ano, tobacco. shisha. Oh, tabako, mira. Tabako sa probinsya. Ay, yung Yung kinakain malalaki, nila. yung Oo. malalaking mataba. Basta kahit anong pausok, kung na kayo magpausok sa baga nyo, bakit kailangan ang baga papausukan, di ba? Hindi ko nga maintindihan dahil uso, alam ko, yung iba may shisha. Ah, iba na lang gawin natin. Mag-exercise na lang kayo, mag-jogging na lang kayo. Ah, 'di ba? Tumulong na lang tayo sa kapwa. Sayang 'yung wag niyo 'yung paglaruan 'yung baga. Ang gusto ng baga natin, hangin. Ayaw niya ng ibang iba. Hangin lang gusto niya, oxygen. Ayaw niya ng usok, ayaw niya. So ito 'yung mga lung cancer symptoms, laging inuubo, more than 2 weeks, 2 linggo na inuubo, hindi gumagaling. Pag umubo na may dugo, eh talagang bad sign 'yan, 'di ba? Bad sign, may dugo eh. Pero hindi lahat may dugo eh. Minsan kasi maliit pala yung bukol eh. Wheezing, humuhuni. Pwedeng lung cancer, pwedeng hika, chest and bone pain. Masakit yung mga dibdib. Oh, di ba? Kasi baka kumalat na yung cancer. Chest infection, pwede rin yan, sign ng lung cancer. Hindi makalulon. Baka cancer sa lalamunan na pagbandaron sa taas. Ang boses laging namamaos, ha? Pwedeng mamaos kung sumigaw, nag-sermon, may nakaaway, sumigaw. Pero o teacher o singer, pero kung hindi ka naman nagsisisigaw, lagi ka namamaos 1 linggo, 2 linggo na i-check. Baka may nakabara sa vocal cords, baka may bukol eh. Shortness of breath, hindi makahinga. Unexplained weight loss, namamayat, hindi nagpapapayat. At nail clubbing, tinuro ko na, di ba, Tok Lisa, yung nail clubbing. Di ba, nakalimutan ba yung tinuro ko, yung nail clubbing, yung ganito. Pag dinidikit ang daliri, dapat may butas. Kita ba, Tok Lisa? O, may butas, di ba? Pag walang butas, clubbing yon. O, pag walang butas, yan, may butas. Pag walang butas, clubbing yon. Ibig sabihin, kulang yung oxygen sa katawan ng pangmatagalan. So, yan ang mga tips. At syempre, last dito, yung emphysema. Yan ang pagkasira sa baga dahil sa paninigarilyo. Ano, emphysema. Kailangan na niya matulog ng naka-oxygen kasi nasira na yung baga.